ni Clara ang kanyang usa papasok sa malawak na kagubatan. Habang papalapit sa kakitakit na hardin na punong-puno ng mga bulaklak, ay napansin niya ang isang matandang babae na nag-aalaga sa mga halaman. Nilapitan niya ito at nagtanong tungkol sa kanyang nawawalang kaibigan si Jose. Lumingon sa kanya ang matanda ng nakangiti. Ang batang iyong hinahanap ay wala dito, ang may naong sagot ng matandang babae. Pero darating siya mamayang gabi. Inanyayahan siya nitong pumasok sa loob. Pwede kang manatili dito, pansamantala at pagmasdan ang mga nagkagandahang mga bulaklak. Hindi nalalanta ang mga ito, ang sahad ng matanda. Hinawakan nito ang kamay ni Clara. Pagkatapos ay dinala siya sa kanyang bahay na hugis kabuti at sabay na isinara ang pinto. Hindi nagtagal, napag-alaman na ang matandang babae ay isa palang mangkukulam. Nagbalat kayo lamang bilang isang matanda. At dahil namumuhay itong mag-isa, ay ninais itong mapanatili si Clara sa kanya upang mapawi ang kanyang nararamdamang kalungkutan. Nagpanggap itong mabait at maalaga. Ibinigay niya ang mga kailangan ni Clara. Masasarap na pagkain ang kanyang inihain dito. Ang mabait itong pag-uugali ay nagpaalala kay Clara sa kanyang lola. Kaya't kalaunan ay nawala na sa isip ni Clara ang paghihinala ng masama. Inalok nito si Clara ng suklahin ng kanyang buhok at pinagbigyan naman ito. Ngunit sa bawat hagod ng suklay ay unti-unti nawawala ang mga alaala ni Clara. Ni hindi niya maalala kung sino siya o kung bakit siya nandoon sa lugar na yon. Hindi maalala ni Clara kung gaano na siya katagal nakatira sa bahay ng mangkukulam. Isang araw, nagkataon siyang bumukas ng bintana at nakita ang isang talumpon ng rosas sa gitna ng ibang mga halaman. Ang mga rosas ay tila biglang lumitaw mula sa wala dahil hindi niya maalala na may nakita siyang mga rosas sa hardin ng matandang babae noon. Bigla, nakaramdam si Clara ng isang kakaiba, ngunit pamilyar na sensasyon na umusbong sa loob niya at hindi niya napigilan ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Habang ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mga talulupang bulaklak, ay naglabas ito ng isang kakaibang liwanag at unti-unti naalala niya ang lahat mula sa kanyang nakaraan. Habang natutulog ang mangkukulam, napagtanto ni Clara na hindi na siya dapat mag-aksaya ng oras. Danda siyang umalis sa engkantadong bahay. Ipinagpatuloy ni Clara ang paghahanap kay Jose. At habang nasa daan siya, maraming mababait na hayop ang tumulong sa kanya. Sinamahan siya ng mga ito hanggang sa makarating siya sa isang lugar na natatakpan ng yelo at niebe. Sa harap nito, may isang karatulang may babala na nakaukit na nagsasaad na hindi siya dapat magpatuloy. At sa kanyang pag-aaninlangan, isang pingwino ang lumitaw.